My God, I hate drugs. Pang mga gumagamit ng ating paliparan na tinawag na Ninoy Aquino International Airport na gusto ng iba ay ibalik na sa Manila International Airport. Ah, okay, sige. Oh, so again, ang sinabi po ng MIAA, sila po ang gobyerno ay umaapila ngayon sa lahat na mag-cooperate dito po sa security enhancement. Hindi naman tight security. Security enhancement lang. Standard lang ipinatutupad yan na isinasagawa and to submit themselves sa security inspection when warranted. Ah, huwag po tayong gumaya at baka tayo ay mapag-uusapan na naman sa social media, ha? Pag sinabing itaas mo ang iyong mga kamay at ikaw ay dapat kapkapan, eh magpakapkap ka. Tama lang! Eh, yan po ang alituntunin, siyempre. Eh, pagpapasok ka talaga sa mga paliparan, mga kaibigan, siyempre, wala na po yung mga, ano ba'y tawag yan? May search warrant ka ba? Ay, di na kailangan na search warrant yan, ha? I-submit mo yung sarili mo. Pag sinabing hubarin mo ang sapatos mo, hubarin mo, wag pati ang medyas. Sapatos lang. Ako, ha? Pag sinabing tanggalin mo ang iyong sinturon kabalyero, sabi nung nandun sa Espanya, ay, sinturon kabalyero, tanggalin mo ang sinturon mo. Pag sinabing tanggalin mo ang mga laptops mo o kung ano ang merong mga communication gadgets meron ka sa bag, tanggalin mo yan, ha? You have to submit yourself. But, you know why? Palipara po yan. Yan, ha? So, hindi mo kailangan sabihin, oy, bawal ang kapkap dito, ha? Huwag mo akong kapkapan. Ay, hindi pwede yan. Huwag ka rin sumigaw na, oy, may ganito da. Ay, bomb joke yon, ha? Pwede kang kasuhan yan. O, katulad din yan, mga kaibigan, sa mga terminal ng bus. Ganon din sa mga pantalan po, ha? Yung sasakay ng barko. Bukas yata, pupunta ako ng dyan po sa Bataan. Meron pa ng fast crap papuntang Bataan. Opo, umaga. Sabi ko naman doon sa kausap ko, kung bibiyahe ako, aalis ako ngayong hapon, darating ako alas 6. Tapos, wala na, ayaw ko na. Sabi ko, bukas na lang umaga. Eh, meron pa ng fast crap dyan sa Mall of Asia. Oo, yung tawag nilang, ang tawag doon? Yung fast crap, papuntang Bataan? Yung tawag doon eh. Ay, so sabi ko doon na lang ako sasakay. Meron pa lang ganun, itatawid ka lang naman sa Manila Bay. Papunta ka ng ano eh, actually sa Bataan, 45 minutes lang. Eh, yun na lang. Oh, ha? So, pag ikaw ay papasok sa mga pantalan, you have to submit yourself, ha? Huwag po tayong pasaway, ha? Katulad po nung nangyari, ha? Oh, naging leksyon na rin yan sa ating kaibigan na isang kongresista na napag-usapan po. Oh, nag-viral sa social media na ayaw pong sumunod sa security protocol. Baka kayo ay sampahan na patong-patong na kaso dyan, ha? Pag sinabing dumaan po tayo sa ganitong klaseng proseso sa security, eh sundin natin yan, ha? Anyway, ready na? DOTR Head of Communications Director Goddess Hope Libiran, magandang hapon po. Director Goddess Hope. Hello, ma'am. Hi, good afternoon po. Good afternoon din po sa inyong mga tapakas. Merry Christmas po. Merry Christmas po and advance Happy New Year. Okay, sige ma'am. Itong underground subway. Uy, magandang balita yan ma'am. Ha? So meron po tayong link papuntang airport. Tama ho ba? Tama po yan. Yan, magandang balita yan. Mm-hmm. So that would be sa NAIA. Hindi pa natin pinag-uusapan yung sa Bulacan na airport, okay, na plano. Okay, ito pong Metro Manila Subway okay Project. Okay. Ito po yung flagship project po ng ating gobyerno, mm-hmm, under the Build Infrastructure Program ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Ito po yung Philippines' first underground railway system. Okay. 35 kilometers po ang haba nito at unang station po at ang depo ay nasa Valenzuela. Valenzuela. At babagdas po yan patungong Parañaque City at may connection po sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ay, magandang balita yan. Kasi yun ang problema po namin, ma'am, mga pasahero. Oo, yung pong
paano ko sasakay dito pag tawag dito rush hour, ala pong taxi, napakahirap sumakay, no? Mm-hmm. From the airport. So kailan po natin sisimulan at kailan po yan hopefully matatapos? Okay, ang project po natin na groundbreaking is January 2019. Okay. Dadaluhan po yan ni Pangulong Duterte kasama po si Secretary Arthur Tugaden ng DOTR. Mm-hmm. Ganon din po ang ating mga counterparts mula sa Japanese government. Okay. Ang target po natin ay maging partially operational po itong ating Metro Manila Subway project sa 2022. When we say partially operational, ito po yung meron na po kami bubuksan na tatlong stasyon. Uh-huh. Ito po yung sa Quirino Highway, Tandang Sora at North Avenue. Gusto po kasi ni Secretary Tugade na bago po matapos yung termino ni Pangulong Duterte ay ma-experience na po ng ating mga commuters yung ginhawa sa dignified experience nila sa commuting. Mm-mm. Sa paggamit nitong subway. So around 30 kilometers across 14 stations, tama ho ba? Director? 15 stations. So Quezon City, Ortigas, meron din sa Makati, then Taguignan yung last station, tama ho ba, ma'am? Pasay pa, dadaan na Pasay, no? Apo, oh. Dadaan po siya sa Quirino Avenue, Tandang Sora, then North Avenue, Quezon Ave, East Avenue, meron din po sa Katipunan, Ortigas, sa Layaan, sa Bonifacio Global City rin po, meron po tayo. And then sa Luton East and West, and Manila. Then sa FTI po, then NAIA Terminal 3. Binabaha ang Maynila, ma'am, kapag may ulan, paano natin masisiguro na itong underground train project natin that would ferry passengers, thousands of passengers from Mindanao Avenue to Quezon City to NAIA in just 40 minutes ay hindi po babahain. Yan po yung reason natin. Okay. Kaya natin pinap yung technology ng mga kaibigan natin sa Japan. Sa Japan, okay. Gamit po natin yung tinatawag na world-class Japanese tunneling technology. Mm-hmm. Kung saan ang commitment nila sa amin ay magiging flood resilient at earthquake resistant. Mm-hmm. Itong Metro Manila Subway project natin. Mm-hmm. Kung tutuusin po sa bansang Japan, alam naman natin na mababa, rin doon binabaha. Mm-hmm. At araw-araw may lindol. Mm-hmm. Pero nawi-withstand po nung kanilang infrastructure, yung kanilang mga subway systems doon, yung mga ganong klase ng mga sitwasyon. Kaya inaasahan natin na ganun din po yung mangyayari dito sa subway project dito sa Pilipinas. Gusto ko lang kasi, ang problema kasi sa mga airports natin ganito, no? O hopefully itong... Ito bang groundbreaking ng subway natin? Meron kayang connection yan sa airport? Hopefully may ganun, no? May gagawing airport yata din, DOTR, maganda din, no? Sa Bulacan, no? Tanungin natin kung kailan magsisimula din yon. And of course, itong subway. Uy, magandang balita yan, ha? Subway! Metro Manila Subway! Meron po tayong istasyon dito po sa Quezon City patungong Taguig. At merong istasyon papunta sa ating paliparan. Kasi number one problema ng ating mga pasahero dyan po sa Ninoy Aquino International Airport, kung wala ka pang sundurian, pagdagsa ng mga pasahero, yung pong transportasyon, paano ka makalabas po ng airport? Aha! Minsan, talaga kung traffic, pag dumating ka ng Maynila, dito po sa Manila, pag tawag nito, rush hour, 5 o'clock to alas 7 ng gabi, ang hirap po ng sakayan dyan. Opo, pipila ka. Kasi walang train. No, kung may train lang sana yan, from the airport papunta ng Makati o papunta ng Ortigas. Yan, maganda katulad ng mga paliparan po sa ibang bansa. De, maganda sana yan, no? Sige, Department of Tourism pwede rin tawagan natin, no? O ano pong tugon nila dito? Ito ba ay nakaka-apekto sa ating turismo? Hindi naman siguro, no? Kasi ginagawa lang naman ng ating pong gobyerno opportunity para po i-pursue further ang ating pong kampanya, okay?
sa culture change. Pwede rin, no? Sa mga stakeholders po at